Okay, so Uncle Art again, mag-start ulit tayo na mag-prepare ng mga pagkain ng mga ano, mga estudyante. Ito kanina, sinangag ko yung rice ito. Tinumay itong rice. Ito yung rice, fried rice na to. Ito yung sinangag ko kanina. Ayan. 5 minutes before 12, mag-prepare na si Uncle Art ng ganito. Sa dahilan, pag sabay-sabay ng mga customers na darating, madali lang. Ito, fried rice na yan. Yan, iniluto ko kanina, tapos inihit ko ulit, so mainit-init siya. Diba? So, mag-prepare ulit tayo ng ganitong 20. Kulang kasi yung lapagan natin ng lamesa, so 20 muna ang kaya niyang i-prepare. Para pag dumating sila, sabay-sabay na. Ito yung araw-araw na ginagawa ni Uncle Art. Monday to Saturday. Kasi yung Saturday at saka Sunday, hindi ako nasisiro. Meron at meron pa rin kakain ng ganito. So pag may time ako, yun na yung time na pupunta ako na mag-vlog. So as of today, hanap buhay muna tayo. O, diba? Yun. So, kailangan naka-prepare na po lahat ang pagkain ng mga estudyante pag umanong sila. Malit kasi yung lamesa, kaya ano muna, pero ang mag-prepare ako mga 20 o fried rice na to. Niluto ko kanina, inulit ko lang. Tapos yung shuma, ipendry ko yun. Tapos, inuluto ko ulit sa sweet, sour, and spices. Yan ang mga ito. Kaya, malinam na yung siomay dahil na-fry na yun, nag-crispy fry. Pagkatapos, iniluto ko ulit sa ibang lutuhan. Kaya ginawa ko ulit siya na sweet, hot, and spices. So, maglagay tayo ng calamansi. So, lahat naka-prepare na, di ba? Ayan, tig-isang calamansi yan. And after that, ito na yung siomay. Na-fry na to, tapos inuluto ko ulit sa sweet, sour, and spicy. Bali, 5 piraso ang laman ng bawat plato. And that is 38 pesos only, di ba? Affordable talaga sa mga estudyante. At sa hindi lang mga estudyante, mga outsider din, pumupunta sila na kumakain dito. Ganun, kasi bukod na sa mura, masarap, mabubusog ka na. Kasi yung rice pa lang, ulam na, o di ba? Ganun. So, mainit-init na to. Sumusubrat sa paglalagay. Yan. Diba? Katapos niyan, ang ilagay natin is next, sabaw. Umuusok na yung sabaw. Diba? Sabaw pa lang. Ulam na. O, saan ka pa? Mura na. Yung kinikita ni Uncle Art dito sa kanyang siomay rice, yan din ang ginagamit niya pag lumalabas siya na nagbablog. Ayun. Yun ang itinutulong niya sa mga tao, di ba? Talagang hanap buhay naman talaga. O, di ba? And then, ito na yung sauce. Ito yung secret ingredients ko ito. 7 ito. Yung nilagay ko na ingredients, yung nilagay ko na pinakasauce niya. Kasi ang lasa niya,
minimanghang siya na matamis, na medyo maasim, na spicy siya. Kasi pito ang ingredients na inagay ko dito. O, diba? Para ma-meet ko talaga yung sarap yung hanghangan niya. Kaya minsan pag umuulit sila ng sauce, limitado lang sa dahilan. Ginagawa ko kasi ito. Yun, homemade lahat ko ito. Diba? Kasi may bawang ito, may luya, may sili, may sugar, may kaunting patis, may kaunting toyo, may kaunting asin, dami. At saka, of course, nagdagan mo yung sili. So, ayan. Ay, may kulang pa. Kita mo na taon. Ito yung finished product ko. Ito. That is 38 pesos. May sabaw na, may mainit na fried siomay at saka meron siyang rice. Ito yung rice is fried rice ko ito. Kaya mainit-init ito. This is 38 pesos only. O, di ba? Kompleto na yan. Ngayon, maglagay na tayo ng si Stanley. Si Stanley kasi na food poisoning siya kahapon. So, ngayon, okay na siya. O, di ba? Ganun pala yun. Yung askal namin aso, kumakain siya, pero yung mga, ano pala, hindi na naman. Ayan si Stanley. Ayan. So, bali, 20 ang prepare po natin na ganito. So, ito, bali, limang patong ito kasi lima yung ano para ma-space na yung paglagyan po natin ng ganon. O, diba? Kasi ba in 20 ang ipiprepare po natin na ganito na pagkain. Kaya sa gabi lang ako makapagpapahinga. Kung misal may nakakalimutan ako na apat lang nilagay ko ng siomay, kaya minsan dinadagdagan ko na para mahirasun naman sila na naghintay. O, yan na. Prepare ulit tayo. Bali 20 ya, ganito na ipiprepare po natin. Kasi pag gising ko pa lang sa umaga, nakaluto na ako ng ano, ng rice. Kasi dalawang malalaking kaldero ang niniluluto ko sa umaga. Nagigising, magluluto. Siyempre, punta pa sa palengke, bibila ko ng siomay. Pagdating, iluluto. Pagkatapos kasi ma-fry, idudubli ko ulit na iluluto. Kaya ganun. Kahit sabay-sabaw ang mga customers mamaya na darating, walang problema sa dahilang nakaprepare ko lahat. 5 minutes before the time, nakaprepare na po ako. Yeah. Kaya pag may gustong humirit ng kanin, that is 10 pesos. Masarap kasi yung rice ko. Kasi itong rice na to,
Talagang pina-fried ko po ito. Diba? Kahit rice pa lang, ulam na. Ganon. Diba, maglagay ulit tayo ng calamansi. And then yung siomai. Limang piraso, bawat piraso ang laman ng isang order. Ayan. Medyo rebis kasi siya, yung siomai na, kasi dahil lang inuluto ko ito sa ano, sa ginawa kong kaldereta, o oh, diba? Siomai kaldereta ang labas nito. Kaya doble-doble, ano? O, oh, talagang sipag na ang kalaak na mag-ano. Ayan. Ito na yung pinaka sauce niya. Kaya araw-araw ko gumagawa ng ganito kasi magkapon ito mauubos. Kahit sa hapon kasi meron pang humahabol na kumakain ng ganito. Kung minsan ubusan ako ng kanin, okay, stop muna. Kailangan saka, kung hapon na yun, pagod na ako. Kasi after ka magpakain ng ulo, ang kalaban mo ulit ito, maghuhugas. Di ba? Ang daming mahugasan, maglilinis ulit. 2 for 5. Kaya ganun. So, maglagay ulit tayo ng kutsara. May ikita mo pwede tang. Oh, may tao na. Nagtitingting na yung bell ng Tal Art. Kakain ng mga yan. May! Mm. Kita ang mampay, sigarilyo lang. Ano yung may sigarilyo lang? Ni Juanito ko, yabusas na lang ko. Oh, nagsidatingan na sila. Ompe, oras na palang magsidatingin na sila. Kaya ayun, nag-apura na si Uncle Art, di ba? Kulang yung 10 minutes or 5 minutes before the time. Diyan na. Nagtatang-tang na yung bell, pero habol natin ito. Ayan. Hmm. Sigarilyo. Yan na. So, mag-serve na lang. Gagawin na ni Uncle Art kasi ano na. Diba? Kulang talaga yung oras. Pag-anoin mo. Kasi okay naman. Hindi ko pa nagawa yung 20 na ano, andyan na sila. O, andyan na sila. Pandali lang ha. Okay. So, ito na. Mag-serve na si Uncle at hintay na natin. So, please subscribe to my yung mga hindi pa nakapag-subscribe. Ito, Uncle Art Store. Just click the notification bell para ma-update kayo sa susunod uli na nun. Ito yung part 2 na ginawa pa to. So, part 3 kasi iba-iba yun. Isa lang kasi ang order nila. May mga iba. Marami akong putahe kasi lang. Isa lang inaano ko para isang server lang. Kasi pag kanya-kanyang order, hindi ko po makaya kasi mag-isa lang po ako na gumagawa. So, thank you. Bye-bye.